Welcome po sa aking channel. So, samahan niyo ako paano mag-wiring at titesting natin itong nabili kong timer. Ito po ay yung timer na on delay. So, sa mga gustong maglagay ng timer guys, on delay para sa mga appliances niyo sa bahay, pwedeng-pwede po ito sa inyo. Lalo na pa sa mga area na lagi na may fluctuation. So, para sa protection ng mga appliances nyo, hindi siya basta-basta may sira. Okay. So, ito pala guys is yung ang brand nito ay ayan, Geia. Ayan. So, may time setting siya ito. Ayan. So, from 1 seconds 10 seconds hanggang 10 days. Ayan. So may taas ito. Hanggang 10 days. Pwede yung i-set siya. Pagka on nyo ng supply, ayan, hindi mo na siya magbabato ng output. Pag naka-set kayo ng 10 days. So, tsaka lang siya mag-function pag naka 10 days na. And so may percentage dito. Ayan. So ang settings ko ngayon guys is 10 seconds. Ayan. Tapos, nakaset siya ng 50%. Ayan. So, ang model nito is GRT8A1. Ibig sabihin, ito yung on delay. On delay timer. Ayan. Sa side naman. Ayan. So, ang AC input is 230 volts. And then, ayan, naka 16 amperes. Kaya niya hanggang 16 amperes na loads. Then, ito naman yung diagram niya. Ayan. So, may mga terminal, A1, S, tsaka E2. Yun po yung sa input, ang power supply. Doon yung tatap yung line 1 at line 2, or yung line 1, tsaka neutral. Kung depende pa sa supply ng serya nyo. Ayan. So, ito naman sa kabila. Sa contacts. Ayan. So, ang 15 is common. 16. Ayan. Ito yung 16. Normally close. At sa 18 is normal open. So, paano ba nagpa-function yan? So, ang function nito guys, once na supply yan si itong timer. Si normally close, 15 at saka 16, mag-open yan. Tapos, si normally open, 15 to 18, magko-close. Ibig sabihin, magko-contact sila. So, yun po ang function. Ayan. So, ito po yung terminal. So, A1, line 1. O kaya, sa E2, line 2. Pwede rin baliktaran kasi naka-AC naman tayo. Ayan. So, sa kabila, ito yung mga contacts. So, common is 15. Ayan. 15, 16, tsaka 18. Ayan. So, ang common, 15. Tapos, pinaras mo si 16. Ito yung sa normally close. Pag si 15, pinaras mo kay 18. Ayan. Normally open. So, yun ang gagamitin natin mamaya. Once na-supply nito, yung normally open ang gagamitin natin. Ayan. So, ito yung klase ng timer na to is Dinreel miniature. Ayan. Miniature ibig sabihin maliit lang siya. Ayan. So may ka-partner siya na. Ayan. So ito yung mga gagamitin natin iba. May main breaker tayo. Ayan. Tapos ito yung Dinreel. Ito yung pinaka-bracket. Ito. Dinreel. Tapos may ilaw tayo para sa pag-testing. Ayan. Tapos, yung wire na ginamit ko dito is 2.0 mm THHN wire. Ayan. So, ayan. Itatap ko muna guys. O-wiring ko muna. Pagka-wiring ko, sasabihin ko kung paano yung connection. Ayan. So, ayan guys. Na-wiring na natin. Ayan. So, remind ko lang guys, bago kayo mag-wiring, dapat may safety muna tayo. So, make sure na walang supply
yung sa main breaker nyo bago kayo mag-tapping. Okay? So, ang una natin, una kong i-discuss guys is yung connection. Paano yung connection? So, ayan. So, ito si line 1. Ayan. Itong dalawa na to guys is line 1. Sabihin natin line 1 to. O yung, pag sa line 2 neutral naman, ito yung sa line. Okay? So, yung isa, ayan. Pumunta siya sa ano? Sa E1. Ayan. Sa E1. Line 1 to guys ha. Then yung isang line 1 naman guys, so, pumunta sa ilaw. Ayan. Pumunta siya dito sa ilaw, sa receptacle. Then ang next naman guys is yung line 2. So ito yan, line 2. Pumunta sa E2. Ayan, so E2. Ito, ito yan guys, line 2. Para ma-supply nito. Masa na-on natin to, yung breaker na yan. Magkaka-supply dito. So ito yung indicator. Malalaman nyo na may supply to kung nakailaw ng green. Ayan, tapos ito mag-blink, itong pula na indicator na to, mag-blink yan ng 5 beses bago mag-contact dito. Ayan, so may contact. Tapos yung isang wire guys, ito line to rin sya. Ayan, kinunik ko dito sa common. Tsaka ito yung combination ni 15 na common tas 18. Ito yung normally open. Pag walang supply dito, normally open. Once na na-supply nito, itong timer na to, magko-contact. So may continuity mula 15 to 18. So big sabihin, may loads na siya. Magbabato siya ng kuryente dito para umilaw itong ilaw na to. Okay, so subukan na natin. Ayan, so on muna natin. So ang indicator guys is to yung green ilaw, then yung red magbi-blink siya ng 5 beses bago siya mag-contact. Ang naka-set siya is naka-set siya ng 10 seconds. Ayan. So on na natin. Ayan. So layo ko mun. On ko guys ha. Ayan. So bi-blink siya. Ayan. So umilaw na siya. Ibig sabihin, nag-function na siya. Ulitin natin guys. Ayan. Tapos on ko. Ayan. Yun. So, maganda to guys para sa ano, mga appliances nyo. Kung sakaling palagi yung fluctuation sa area nyo, maiwasan yung pagkasira ng mga appliances. Ayan, so ulitin natin guys. So ayan, abangan nyo lang yung ilaw. Ayan. So pagka on ko, green muna. Ayan, green, tas red. Magbibilang hanggang 5. Ayan. Okay. So off na natin. Ayan. So ayan guys, ito pala guys ay pwedeng gamitin para mag-gumawa ng ATS. Ayan. ATS, ibig sabihin yung automatic transfer switch sa panel nyo. Kung sakaling mayroon kayong generator, pwedeng gamitin. Bibili lang kayo guys ng 2 pang contactor. Yung isa para sa emergency, tapos yung isa is para sa normal. So, sa next video ko guys, tuturo ko paano mag-setup ng ATS. Okay. Tapos guys, pwede rin kayong, kung sakaling malaki ang loads nyo sa bahay nyo, so madaming ilaw, madaming outlet, pwede nyo gamitin to guys. Tapos papartneran nyo siya ng isang contactor na mataas ang loads, rated car loads. Ibig sabihin kung ilang amperahe ang kaya nya. Minsan may 20, 25 amperes. So sa next video guys, papakita ko sa inyo. Abangan nyo lang po guys. So, ayan guys, sa mga nakapanood, maraming salamat po. Sana may naitulong ako sa inyo. Okay? At syempre, huwag na huwag yung kakalimutan mag-like and subscribe. At i-share nyo din po para sa
tuloy-tuloy tayong mag-upload ng videos. So dito pala sa channel ko guys is bali halos all around na to. So may plumbing, mechanical, electrical, at pati rin po sa motor. Doon nyo po makikita yung mga videos ko. Okay, salamat.